Samantala, pa sa mga karagdagan nating balita, pasado na sa Senado ang 2023 proposed budget ng Department of Agrarian Reform o DAR na aabot sa 14.39 billion pesos. Ang nasabing pondo ng departamento ay inisponsoran mismo ni Senator Cynthia Villar, kung saan mayroong 173,000 hektarya ng lupain ang ipapamahagi sa mga magsasaka. Sa pagtatanong naman ni Senator Risa Ontiveros sa daturang ahensya kung ilang mga land holdings ng ahensya ang kanilang na-review, at sinagot naman ni Villar na mayroong 29,000 hektarya na. Target kasi ng DAR na maipamahagi ang 173,000 hektarya ng lupain sa katapusan niya ng taong 2025. Umaasa naman si Ontiveros na mapabilis pa ang pamamahagi ng lupain dahil noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay napakabagal ang pamamahagi ng mga lupain sa mga magsasaka. Narito ang sunurang tinig ni na Senator Risa Ontiveros at Senator Cynthia Villar. Okay na okay po yun, dahil kung by midterm ma-distribute yung workable current workable balance na 173,000, umuusad na po tayo patungo dun sa kung ilan, no? Kung 500,000 plus pa ang talagang balance natin. So, at exciting po makarinig ng ganung mga posibilidad na pinag-aaralan, dahil the past administration recorded the lowest in yearly land distribution of around only 25,000 hectares. So mababa ang bar of comparison kumpara sa nakaraan pang mga administrasyon. At pero lalo na dahil nakatutok sa agrikultura, ang presidente ngayon siguro ay maaari ring hilingin kay presidente na suportahan ang DAR na pabilisin ang pamamahagi ng lupa. Dahil okay na okay. The validation has started. In fact, we have already hired 4,900 validators in the field. In field validation, the department has already hit almost 75% of our target. The department is expected to deliver 1.3 million hectares by 2027, benefiting 1.1 million ARBs. The department is expected to deliver 84,000 hectares by the end of the year. Yan ang sunurang tinig ni na Senator Risa Ontiveros at Senator Cynthia Villar.